Dito libre ang dahon sa amin. Manghihingi ka lang. Ayo, mangayo kog dahon. And now we come to the grand final at the WNBA. Hello mga kumari, welcome back again to my channel. Ngayon ay gagawa tayo ng isang suman na barbod or barbod ang tawag dito sa Mindanao. So let's start mga kamamsi, itinuro lang ito sa akin. Actually, nakakita na ako kung paano gawin pero hindi ako marunong. So nagpaturo lang ako mga kamamsi. So let's start, gawin na natin ang barbod. Etong ating mga ingredients sa ating gagawin na barbod. Pali dalawang nyog ito. Ito yung yamas niya, ito yung gata niya. Isang beses ko lang yang ginata. So, gagawin ako dito, hindi ko ito itatapon ang yamas kasi mapapakanabangan natin ito. So, let's start. Lulutuin ko muna yung yamas. Mamaya, papakita ko sa inyo ang lahat ng ating ingredients. Buksan natin ang stove. Then, ilagay natin yung pinakasapal ng nyog. Marami yan tingnan, pero pag naluto yan, mga kamamsi, napakaliit. Sasangagin lang natin yan. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano ito niluluto. Huwag nyo nga alisan pag nagsasangag kayo ng yamas. Ito na, luto na ang ating sinangag na yamas. So, iseset aside ko ito. Oh, naka-off na yung ating stove, ha? Medyo hahalu-haluin nyo para maiwasan ang pagkasunog nito sa ilalim kahit naka-off na kasi mainit pa yung kawali. Ayan, no? Pumupula pa siya. So, magdarang muna tayo ng dahon. Ito, marami yan sa kapitbahay kaya manihingi ka lang. So, tapusin ko lang itong pagdadarang ko ng ating dahon. Lilinisan ko na rin ito mamaya before ko i-present sa inyo yung lahat ng ingredients na gagamitin natin. Etong ating mga ingredients sa ating gagawin na barbod. Siyempre, kailangan natin ng brown sugar, tapos yung yamas na sinangag natin. By the way, 6 cups itong aking iniling na bigas or 1 kilo. And kailangan din natin ng gata ng nyog. Yung nyog natin ay isang beses ko lang yun na piniga. Ito yung pinakapiga niya. Pinaramihan ko kasi ng tubig. Gagamit tayo ng dahon na hinugasan ko na, dinarang ko na, pinunasan ko na. And then, kailangan natin ng pantali. Itong pantali ko na ito ay dito ko kinuha sa sako. Nagtanggal ako ng sako pa isa-isa dito. So, let's start mga kamamsi. Gawa na tayo ng barbod. Ang mixture ko yung ito ay narami ko para sa pangnegosyo recipe. And then, kung gusto nyong gumawa ng konti lang, hatiin nyo lang yung aking mixture. So, takali natin yung asukal. 1, 2. So, bali, almost 4 cups ang ginamit ko na brown sugar or 3/4 kilo na brown sugar. Ayan yung sobra. Hindi ko siya gagamitin lahat kasi masyado ng matamis. And then, saka natin siya i-mix. Mix yung mabuti. Susunod natin yung ating yamas. And by the way, dalawang nyog itong aking ginamit. So, magtakal tayo. 1, 2, 3. So, lagyan natin siya ng 3 cups na yamas na sinangag natin. Ito yung sobra niya. May paggagamitan kasi ako nito. Saka natin pagsamasamahin ang lahat ng dry ingredients. Yung itapon yung yamas kapag kayo ay magluluto ng ganito. Kasi alam nyo, yung yamas, nagagamit yun. Lagyan na natin ng gata. 1, 2, 3. 3 cups na yung nailagay ko. I-mix muna natin kasi puno na eh. 4. Mix pa natin. 5, 6. So, bali, 6 na tasang gata ang nilagay natin. Tantyahin nyo lang yung paglagay nyo ng tubig dun sa ating gata. Ayan. Pag konti yung gata nyo, dagdagan nyo ng tubig. Sa akin, dinagdagan ko ng tubig yung gata ko eh. So, okay na to. So, okay na to mga kamamsi. Oh, ayan na oh. Tunaw na yung ating asukal. See to it na namix nyo siyang mabuti. Nagamit ako ng imbudo. Then, 1/2 cup. Then, gagamit din ako ng tubo. Tapos, nilagyan ko siya ng
cellophane. Gagamit tayo nito. Lagay nyo lang dyan. Tapos, roll mo. Roll. Para maging formahan lang yan. Tapos, at saka nyo, ipitin dyan. Ayan, no? Ang purpose nito, para lang form na tube yung ating lalagyan ng ating mixture. So, ganyan. Talian yung mabuti para hindi makawala. Gaya na. Huwag na tayong humugot. Tanggalin nyo to. Ayan, yung dulo nyan. Kung ano lang nagagagawa ko dito, pero alam nyo, matyaga talaga yung gumagawa nito. Basta mayroon lang kayong pormahan, madali lang tong gawin. Ayan. O, diba? Kung gusto nyo na mahaba, syempre gamit kayo ng mahaba na ganito. O, pahabain natin. Hilahin lang natin yan dyan, o. Dali lang yan. Ano ba kayo? Huwag na kayong mamroblema, o. Hilahin nyo lang yan, o. O, diba? Pahabain natin yan para tipid tayo sa dahon. Pakawalan nyo na pag gusto mo lang kumawala. O, diba? Hawakan nyo ganyan. Ipitin nyo yan. Tapos, lagay nyo ito yung imbudo. Tapos, kuha kayo ng mixture. 1/2 cup ang gagamitin natin para madali tayo makatapos. So, ilagay na natin. Mas maganda kasi pag may imbudo, kasi malinis tingnan ang ating ginagawa. Tanggalin nyo yan, syempre. Lagyan nyo ng allowance dito kasi lalaki pa yan. Tapos, saka nyo pisilin. Saka nyo talian. Ayan. Saka nyo hilahing mabuti. And then, itali nyo. Kasi, mag-i-expand pa yan mamaya kapag naluto. See to it na nalak nyong mabuti dito sa dulo para maiwasang matapon ang ating mixture. Ayan ang tinatawag namin dito na barabod. Kasi ito, mag-i-expand pa yan dito. Wala itong laman mga kamamsi. Mag-i-expand pa yan mamaya pag naluto. Tatantyahin nyo na yung paglalagyan nyo. Ganyan. So, i-roll nyo yan. Karol nyo. Pisilin nyo dito. Yan, talian nyo. Italian nyo yung mabuti para sigurado na hindi matapon ang ating mixture. Hawakan nyo yan dito. Pasok nyo ito. Ayan o. Tapos, ganyan. Pasok nyo yan. Tapos, ganyan. Pasok nyo yan. Tapos, ganyan. O, diba? So, short na tayo kasi mababa lang yung tube natin. So, hilahin nyo yan dyan. Yan ang purpose. Kaya ko yan ilagyan ng cellophane. Para hila lang ng hila. So, dugtungan nyo yung tali. Huwag nyo pakahigpitan masyado. Para, kasi lalaki pa yan mamaya, diba? So, ito yung pinakalas na niya. Tanggalin na natin dyan. Kasi yan ang pagtatalian natin ng ating mixture. So, ilagay nyo yung embudo. Pisilin nyo dito. Ito yung may laman. At least, meron siyang allowance. Kasi, aalsa pa yung ating mixture. So, ganyan. And then, tali nyo lang dyan. So, ipagpapatuloy ko lang itong lahat. And then, babalikan ko kayo mamaya. Ito na yung ating barabod. Papainit muna tayo ng tubig bago natin ihuhulog o ilalagay ang ating gagawin na barabod. Magpapainit muna ako ng tubig. Pagkulo niyan, saka natin ihuhulog yung lalagain na barabod or suman. So, ayan, kumukulo na yung ating pinainit na tubig. So, that is the time na ilalagay na natin yung ating gagawin na barabod. Usually, niluluto nila pag ganito, nakatayo siya. Eh, hindi ko may patayo kasi nga, konti lang naman yung niluluto natin. Paritaso ng dahon, itaklog nyo dito. Ayan. And then, saka nyo, takpan. Balikan natin siya after 45 minutes. Kapag nagpapakulo kayo ng tubig, i-high heat nyo kung nasa stove kayo. Pero pag lagay nyo ng inyong barabod, medium heat nyo. Then after 30 minutes, i-low heat nyo. Kasi dito sa apoy, 30 minutes na luto siya. Ayan yung result niya. 30 minutes sa apoy ay luto na siya. Pero hindi ko siya tatanggalin. Binawasan ko na yan ng tubig. Paiinining ko lang para mawala yung tubig niya sa dahon. Ayan yung result niya. Wala na yung apoy mga kamamsi. Baga lang yan. Hindi ko muna siya tatanggalin after 30 minutes kasi may baga pa yan para matuyuan at mainin yung ating
sumana, barabot. Ang sarap niya mga kamamsi, promise. I-try niyo to mga kamamsi. 45 minutes lahat-lahat ito ko niloto. Bali, 30 minutes yung malakas yung apoy. Yung 15 minutes doon na lang sa baga ko niluto. Tubig niya na sobra ay itinapon ko para makatihal siya. Magandang pang-snack na mga anak ninyo. Ganyan siya. Tapos, kinaganyan. Tapos, eto na naman. Tapos, ganon. Ganon. Lima-lima. Ayan. So, ganyan. Ginaganyan yan. Tapos, natalian dito para hindi mahulog. Tapos, padadaanin nyo dito sa ilalim para hindi mahulog. Tapos, binibiti nila to. Ganito nila ito binibenta. Sinasabit nila sa harapan ng tindahan nila. Eto na mga kumari ang ating ginawa na barabod. I-try nyo mga kamamsi. Napakasarap niya. Yung lasa niya, kuhang-kuha ko yung lasa niya. Pero yung the way na binalot siya, hindi ako master masyado. Thank you so much sa nagturo nito sa akin. So, tikman na natin mga kamamsi. Ganito ito kinakain. Putulin nyo yung dulo. Bubuksan nyo yan para ding suman. Suman din ito, kaya lang ibang style naman. So, ayan yung result ng ating barabod. So, ikat na natin. So, tikman natin. Masarap siya. Bigas ang gamitin nyo. Kasi kagabi, gumawa kami nito. Hindi ko napansin, malagkit yung nagawa ko. I-try nyo ito. Bigas lang ito mga kamamsi, pero napakasarap niya. Shout out sa aking mga members. Doris the Explorer, Artist and Art, Lola Bilenan Family, Shamitan, Evangeline Rafaner, Mitch Kitchen, Caroline Albarin, Marily Duhay-Lunsod, and Emilita P. Abria. Sana po'y tulungan natin na umangat ang kanilang channel. If you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel and tap the bell for more updates. Sana'y makatulong na pang negosyo recipe ang binigay ko sa inyo. Bye!